Hello mga master, kumusta? Jelos Taylor po at welcome po sa aking channel. Ngayon mga master, i-share ko sa inyo kung paano naman magbuo ng coat mga master. Ano na ito mga master, no? Front parts at saka back parts na ating bubuuhin mga master. Bali, ang front ay mayroon ng nakakabit na lining at ganoon din naman ang back ay mayroon na rin nakakabit na lining. Ang i-share ko ngayon sa inyo yung kung paano sa bubuuhin yung idudugtong yung back at saka front mga master. Tapos bibisingan natin isasarado mga master kung paano siya binubuo. So ito siya mga master, start na tayo. So ayan mga master ang ating bubuuhin na Amerikana. Yun yung kanyang design. Siya lang natin. Ayan yung kanyang design na Amerikana. Ayos natin camera. So ayan yung kanyang front mga master. Ito yung kanyang front. Ito naman yung kanyang back parts. So ayan. Ito ang back parts. So ayan siya. Ito yung back. Ayan. So ayusin lang natin yung back. Iganyan lang natin. Iganyan. Tapos ngayon, ikukabitan natin yung front. Ito yung back. Ayan siya. Ito yung ating kakabitan ng blade. So ito yung kanyang back. So ito ang ikakabit natin ng mga master. Ito yung kanyang dugtong. Ayan siya. Ito yung kanyang kadugtong na blade. Ayan. So igaganyan lang natin. Ayan siya. Igaganyan. So ito yung bubuhin natin. Unang pasada. Unang tayo natin yung tila lang mismo. Tila. Ganyan siya. Tapos ganyan yung tila dito sa isa. Huwag natin isasali sa tayo yung lining. Ayan siya. Ganyan lang natin. Tapos pasada na natin. Itong guhit na ito mga master. Ang tatahin natin ito. Pasok kayo ng 1/4 ito. Ayan. Ito yung kung paano ginagawa ko sa pattern mga master. Kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng pattern mga master, panoorin nyo lang yon. Ayan siya. Ito siya. Papasok natin ng 1/4 na sa guhit. So ganito siya. Pasada lang natin. Tapos itong guhit mga master nito na nakita natin, ipantay din natin dito sa mismong guhit ng sa back. Pantayan siya. Tapos pasok tayo ng 1/4 or 3/8 depende dun sa pattern mga master na ginagawa, no? Kung halimbawa ang ano niya is 3/8 na ipasok natin. Kung ang pasok niya is 1/4, hindi 1/4 din yung pasok natin mga master, no? Ayan. Patapos. Ayan na siya, nabuo na. Pasayan na natin ating back at saka blade. Ngayon dito naman tayo sa shoulder mga master. Dito sa shoulder mga master, dahil dito nag-add din ako ng 1/4 sa mura sa pattern. Kaya mangyayari, papasok din ako dito ng 1/4, bali 1/2 na ang ano nito pa ang allowance niya. So ipantayan na natin yung dulo ng mga master sa shoulder, ito, dulo, itong dulo. At dahil mahaba ng 1/4 itong back mga master, ang gagawin natin, ating baba natin itong tila sa front. May pakain kasi itong back parts mga master eh, kasi para hindi siya mangulubot yung bandang parts, yung banat siya para hindi siya mangulubot. Tapos yung back parts naman, mag-curve siya para sa shoulder ng likod. So ito, sabanatin lang natin ha, banatin natin yung bandang front. Sabanat siya. Pwede nyo pa ito naman mga master, ang gagawin nyo naman ito, pwede rin nyo itong i-bisting sa iba, binibisting ito para sigurado yung pakain. Pero sa akin, ayan o, medyo may kunting kulubot siya sa back. Ayan. Tapos ganun din dito, susunod na natin idudugtong naman dito sa kabilang tela. Ayan, dito nadugtong na natin yung tela sa likod. Dito na tayo sa kabilang shoulder naman, idudugtong naman itong isang front parts. Ayan siya. So ito siya mga master. Dugtong naman natin. Ganun pa rin, patay natin dito sa madang neckline na sa side, ay sa yung allowance, patay natin. Tapos pasok tayo ng 1/4.
One knot na pala nito mga master, kasi one knot na yung naging allowance ko nito eh. Pwede rin mo namang one fourth mga master lang, kung sa tabas nyo sa tela is one fourth na yung allowance. Ayan siya. Ito siya. Ngayon, gayon pa rin gagawin natin. Banatin pa rin natin yung bandang front. Na magpantay siya dito sa bandang back parts. So ayan siya, ayan na may kulubot yung bandang back parts. Tapos bubuin naman natin ito sa side naman ng blade. Continuous na natin to paikot kasi ito eh. Ayan, ito yung back parts, ayan. Ito naman yung blade sa isang front. Kulugtong na natin. Patay lang natin dito sa may dulo. Tapos ganoon pa rin, pasok ng 1/4 sa mula sa guhit. Ayan. Ayan, napasalan na natin, nabuo na. Ngayon, mabuuhin naman natin ngayon ang lining naman. So, ito siya. Ayan, papakita ko na sa inyo yung buo ng tela. So, ito na yung tela na nabuo natin. Ayan. Ayan siya. Nabuo na ang ating tela. Ito yung back. Ayan siya, nadugtong na natin, no? Ngayon, itong back naman, nabuo na natin. So, ang gagawin natin, para hindi kayo mahihirapan mag-isip kung paano siya bubuuhin, iganyan lang natin, no? Ito yung blade, ayan, ito yung blade, ito yung kabila, yung sa back naman. Iganyan lang natin mga masay, dudugtong lang. Tapos, ito pull lang natin itong side, ganyan. Ayan siya, ganyan. Ngayon, dito ito magsimula sa kabila, start. Ayan, ganyan. Ayan siya. Ito siya, kita ba dyan? Ay, hindi pala. So, ito. Ito ang side. Ayan, ito ang back. Ito naman yung side. Sa itong sa may blade, sa may front, ito yung back. Igaganyan lang natin, dudugtong lang natin, ganyan. Igaganyan lang natin, ganyan. Hawakan natin sa ilalim, ayan, edit dito. Dito tayo magsimula magtahi, dudukotin natin doon sa ilalim. Igaganyan lang natin. Ganyan. Ito dito naman sa laylayan, ganyan. Ayan, ganyan. Tapos igaganyan lang natin tahi. Dukotin natin sa ilalim, itahi natin. Ganyan. Hawakan lang natin. So ayun na siya, ito siya. So itahit na natin. Ganun pa rin ang pagtahin ito mga master, nakagaya pa rin dun sa body na mula sa guhit ay papasok tayo ng 1/4. So kung sa ganitong, kung sa sistema ng pagpapatol ko naman mga master yun, no? Kasi kung sistema naman sa iba klase ng pagpapatol, halimbawa kung guhit sa guhit, guhit sa guhit yun yung pag ano nyo, pagtahi. Kasi bawat pattern po kasi iba-iba po kasi ang pamamaraan. So ang pamamaraan ko po kasi mga master sa Amerikana ay pasok ng 1/4. So ayan siya. So ngayon, i-ano na natin, ha? Ilatag na natin ulit. So ayan, nabuo na natin yung side ng back. Ito yung back, ito yung sa blade. Ngayon, idudugtong naman natin itong shoulder naman. Ayan, shoulder. Para hindi iikot, iganyan lang natin, dudugtong lang. Tapos, ganyan ulit. Ayan, ganyan siya. Tapos, pasadin na natin. Same pa rin sa, dun sa pagtahi sa likod, pero wala na yung banat ito mga master, no? Kung binabanat natin yung tela sa front, sa tela kanina, ito pwedeng hindi na, wala na dito mga master. Ito mga master ay ano ito, pagbuo ito ng pasada lahat. Mayroon naman kasi yung pagbuo na hindi pasada lahat mga master. Kung paano magbuo ng coat na ang sa shoulder ay ano,
lilip. So, ibang pamamaraan yun yung amasa. Dito kasi sa akin, tahi sa shoulder. So, meron din namang pamamaraan yung pagbuo sa shoulder na nakalilip. Ano yun? Accurate yun kung paano ginagawa yung shoulder. Ito, ano lang ito mga master? Parang ano to? Parang ordinary coat lang ito mga master. Hindi talaga ito yung masyadong pang high quality. Ika nga. Pang ano lang to? Pwede lang ito sa mga ordinary lang mga master. Ayan siya. Pero ginagawa na rin ito sa mga tailoring mga master. Ginagawa ko rin ito sa mga tailoring. Pero hindi ito pang bespoke ha. Hindi ito pang bespoke na pagbuo. Gaya na sa shoulder. Hindi ito pang bespoke. So ayan. Ito na yung ating. Nabuo na natin yung kabila. Ayan. Nabuo na natin. Pati din dito. Nabuo na. Sa shoulder. Dito naman tayo sa kabilang side. Ayan. Ganyan pa rin. Bubuhin natin. Dudugtong pa rin natin. Ganyan. Tapos dudukotin natin sa ilalim. Ganyan. Dito tayo mag tahi. Ganyan. Gagawin na lang natin. Ayan siya. Ganyan. Tapos pasayan natin. Ayan. Ayan ako na. Pakita ko na sa inyo. Ay, sa video pala. Oo nga, sa inyo. Ayan, nabuo na natin ang ating lining. Ayan, nabuo na. Ayan, nabuo na siya. Buo. Ayan o. Pati yung kanyang body. Ayan, buo na. Ngayon, dito na tayo sa shoulder naman sa isa. Kasi hindi pa natin nabuo. Ang sa kabila shoulder ay buo na. Ayan, buo na siya. Dito naman sa kabila ay hindi pa. So, buuhin natin. Ganyan ulit. Dugtong, tapos dukot. Ayan, kailangan muli ka magdukot, baliktad. So ganyan. Ayan, pasada natin yung kita ba dyan sa camera. Ayan na siya, buo na. So ayan na siya kung paano siya magbuo ng coat mga master na. Ayan. So ito na ang ating Amerikana na nabuo na. Ayan na siya. So ngayon bibisingan ko muna ito sa laylayan para medyo umuki-uki at gumanda. So ayan, nabuo na. Ayan ang ating lining, nabuo na siya. Wala itong bend mga master, no? Wala itong center bend or back or side bend. Ayan siya, buo na siya. So ayan yung shoulder, ayan. Okay. So, ayan, ayan. Ito kasi yung design ng mga master eh. Ayan. Ay, pusin lang natin konti. So ayan siya. O, nabuo na siya. Okay. So ayan po mga master. Tapos ito, tutupian na lang ito sa laylayan. Sa laylayan, ayan. Bibistingan na lang yan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano naman magbisting sa laylayan mga master. Ito, ang gagawin natin ito sa laylayan ay ipapold lang natin. Sundan lang natin yung guhit. At ang guhit ko kasi nito mga master ay 2 inches ang ano ko dito. Fold. So sundan lang natin tong fold. Kasi papakita ko sa inyo kung paano naman magkarga sa laylayan. Kasi may karga to sa laylayan mga master eh. Para hindi sa bumagsak yung laylayan. Este, wala pa lang.
Ito mga master, sa laylayan, pwede kayo maglagay ng dikit dito, pwede rin hindi. Pero mas, sa iba, mas maganda, sa iba, naglalagay talaga sila ng dikit para mas gumanda ang bilog. At yun naman talaga ang mas kailangan mga master, no? Pero ako, hindi na ako, kasi naglalagay ngayon ng mga dikit-dikit kasi naano ako sa dikit. Dagdag trabaho, tapos para nasisira lang yung tela kapag nagkaroon ng alteration, kaya iniwas na ko ngayon yung mga dikit-dikit na. Kaya hindi naman nauso ngayon yung ano eh, yung patigasan. Medyo ano na ngayon uso eh, medyo smooth na. Pero siyempre meron pa rin naman gusto matigas. Depende na lang sa tao kung, kung ano. Siyempre yung iba gusto pa rin ng matigas mga master. Hindi naman lahat gusto ng malambot. Baka ibang inisip yung matigas mga master ha. Yung mga ano dyan, mga mamshi, mga bishi, ayan, mahilig sa matitigis, ayan, tapos kargahan na natin ang laylayan, kung paano magkarga, ganito lang yan mga master, no, iba-ibang pagkarga niyan mga master sa laylayan, ayan, okay, pagkita ko sa inyo, mayroon tinatawag na natin na, parang lilip ba, ayan, ito, ang gagawin ko lang nito ay, ang tawag nila nito, cross stitch pa tawag ito, hindi ko alam nito, ay, sorry, mayroong iba na, parang running, back stitch lang, ito pwede rin itong gawin na ano, parang back stitch na pa-cross. Cross stitch ba tawag ito? Hindi ko alam kung anong cross stitch tawag ito. Pa-ikis. Ayan, pa-ikis siya. Ganyan, tapos ang tusok mo mga master, papunta doon, tapos ang pa, ano mo, pa patahi mo ay pa-atras ka naman. Para yung habang, yung tahi mo, parang, ay yung karaga mo na, ano, so ganyan na siya. Ang tusok mo pa harap sa iyo, yung padiretso pa palabas sa iyo. Tapos ang pag ano mo naman tawag nito? Patahi mo papunta naman sa iyo. Ayun parang pa ano ba sa iyo pa ganun. Ayun oh, yung tusok palabas papunta doon. Tapos ang takbo ng tahi mo papunta ka pa ganun, pero yung tusok mo papunta doon. Ganun lang siya. Ito, ano tawag ito? Hindi ko alam kung ano tawag ito eh. Cross stitch ba? O parang pa-ikis kasi ito eh. Ito yung usual na ginagamit sa pagkakarga ng mga laylayan ng sleeve, ng back. Magkarga ng haircloth. Ito, ganito rin mga masal yung pagkarga ng haircloth pala. Kung yung iba. Tapos ang minsan ginagamit itong iba, ang ginagamang sa kasit sinulid ay kulay puti. Pero ako ang ginagamit ko, kakulay na mismo ng tela. Para pag minsan tumatagos yung ano ko, tusok ng karayom, eh, hindi pa rin siya masyadong kita. So yan mga master, no? Kung gusto niyo mong ang video na ito, kung gusto niyo ang ganitong klase ng tutorial mga master, please like, share, comment, and subscribe mga master. At click the notification bell mga master para updated ka sa aking videos na mga i-upload mga master. Yung dala lang nito sa paglising mga master hanggang 1 inch, no? Hindi naman ito kailangan masinsin talaga. Hanggang 1 inch pwede ka. Pwede rin 1 half, hanggang 3 fourths. Pwede. Hindi naman ito kalabaw master. Hindi ka na kailangan mong kargahan talaga ng matindi. Tila lang naman to. Ito nabuhol pa. Hindi lang nabuhol. So ayan. So ito talaga ang ano mga master, no? Pag ano kasi yung video ko mga master eh. Wala kasi ano to eh. Hindi kasi ako nag i-edit pa sa ngayon, uli kaya nang gumagawa ng mga fast forward, mga slow motion. Kasi gusto ko pa kasi ngayon yung ano eh, reality video, wala siyang mga effect.
So yun mga master, pagkatapos nito, ikakabit naman itong lining mga master. Ang lining natin, mula sa laylayan, hanggang dito lang tayo mga master. So, pasok tayo ng one half para hindi makikita ang lining sa pag nakasuot na. Mas maiksi ang lining kumpara sa tela. Mamaya, makikita nyo rin yung pagkatapos nitong ikakarga ko kasi ibibesting ko naman yung lining eh. Kaya medyo mahaba-haba natin yung video ngayon. Pero okay lang, at least may matutunan tayo kaysa naman mamadaliin natin yung video tapos hindi naman natin nakikita talaga lahat. Ayan, patapos na tayo. Ilock na lang natin to. Ayan. So ngayon, mula dito sa back mga master, ayan siya. May mga bisting kasi dapat mga master, pero hindi na kasi ako nagbibisting dito. Ilatag lang na natin yung lining. Ayan. Ito yung back. Ayan, ito yung back. Ito yung dulo ng snake line. Pantay lang natin ganyan mga master, ganyan. Hawakan lang natin yung dulo sa tela sa ilalim dito. Ayan, ito. Ito, saka ito yung lining, ayan siya. So, hanggang dito siya. Ngayon, imamark natin yung hanggang dito siya mga master, o yung tela. So, papasok tayo ng 1/4, ito yung mark natin. So, ito siya, ito yung papold natin. Dito na siya itatapat. Ayan. Mas maiksi ang lining compare sa tela. Ayan. Tapos ganun din dito sa bandang side. Dito pasok tayo ng 2 and 1 half sa laylayan kasi 2 inch kasi ang tupi natin. Ito siya. Ngayon magbisting na tayo sa laylayan. So ganito lang pag-bisting. So ito, ang ginawa ko, ipinantay ko tong laylayan, ayan siya. Papasok na lang ako dito ng 1/16 sa laylayan para hindi makikita yung piecing. Pero minsan ang ginagawa ko dito mga master, hindi ko ito pinapantay, pasok lang ako dito ng 1/2. Kaya lang parang ano din naman eh. Mas nakakapalan ako pag ganun. Mas makapal sa akin yung dito sa side ay sa piecing kapag ginagawa ko ganun. Kaya ginagawa ko na lang na ganito. Inaano ko na lang, ini-slanted ko na lang yung lining pag ganyan. Papasok ng pa-slant hanggang magpasok siya ng 1/2, ganyan siya. Kasi okay lang din naman yung ganyan eh. Hindi naman yan sa ano eh. Ginaganyan ko na lang, ini-slanted yung lining ko sa tela. Basta importante, hindi pa rin makikita yung lining kapag nakasarado na natatapos na siya. Ang bisting natin nito, pwede ka hanggang mga 2 inches. Pwede madalang na nito kasi may lilip pa naman to. Ililip lang din naman to eh. Tapos kakalasin lang din naman. So madalang na lang ang bisting natin ito. Tapos ganoon din dito sa isang lining. Sa lining din natin magpapartida nito mga master, no? Mula sa fold, ayan, yung fold na 2 inches sa lining, ayan dito 2 inches. Dagdag lang tayo ng 1/2 para sa fold, tapos dito natin sila ilalagay. Kasi itong fold kasi nito mga master, 2 inches kasi ito, pantayan siya. So kaya tayo nagdagdag ng 1/2 para dito natin sa mailagay. So ayan siya. At pagkatapos, pwede na itong nating i-check to sa i-check natin sa mannequin kung okay na ba talaga siya. So ito ilagay ko to sa mannequin na wala pang ano, wala pang kulay at manggas. Abangan niyo rin pala mga master no kung paano magkabit ng manggas kasi isusunod ko rin yun dito sa video na ito. Kung paano magkasa ng manggas naman. So ayan, islanted lang natin. Pwede rin hindi niyo islanted ito mga master, no? Itong piece, itong lining na ito hanggang dito ka lang. Ayan, igaganyan mo lang siya hanggang dito. Itong piece, diretso pa rin yan siya.
i-ano nyo lang dito na dapat dito yung dulo ng facing i-malinis sa tingnan. Pero ito talaga na yung ginagawa ko ngayon kasi parang mas okay naman sa akin yung ganito eh. Malinis siya, saka hindi ganong makapal. Yun nga lang, slanted nga lang yung lining. Hindi lang maganda tingnan ang lining kasi slanted. Pero okay lang din naman. Hindi naman siya ano. So ito siya, buo na tapos na natin. Ang pagano sa laylayan. Ito yung front. So ito, hindi ko pa na-plan sa ang side nito mga wasat at saka shoulder, no? So, ito siya. So, plansahin ko muna itong side at saka, ano, side at saka shoulder para mailagay ko sa manikin. Ipakita ko sa inyo pagkatapos mga master sa manikin. Ipakita ko sa inyo. As usual mga master, ayos ko lang ating so ayan, ikot lang natin ang ating ano ha, camera. Ayan ating plansahan. Ayan. Plansahin ko lang ang lining at shoulder at saka side. Ito yung shoulder. Ayan sa medyo low bore ito bandang ano mga master, no? Bandang back. So ano yung master, nakapartida yan, nakabiyak yan sa nang ganyan hiwalay. Sa kabila. Sa lailing nito mga master sa ilalim, pwede na hindi na yan nakapartida mga master kasi manipis lang naman yun. Ito lang sa bandang tela. Ayan, tapos sa dito na tayo sa bandang blade at saka sa back. Ito, gano'n din dito. Ipartida natin yung lining. Ay, tela, pero yung lining hindi na. Pwede na hindi na. So, depende na sa inyo kung saan yung ipapaling yung lining. Pero mas maganda kung ipaling yung lining sa bandang back mga master para yung allowance hindi siya magupit. O, pwede naman kahit sa bandang blade. Pero basta yung allowance niya sa side, wag lang gupitin. Kasi importante kasi yung mga master kapag may alteration tayo. Mayroon tayong makuhang adjustment. Siya. Isa na lang at may ilalagay ko ito sa manikin mga master. So ano lang ha, alalay lang sa pagblansa mga master, no? Yung init niya baka pag kayo mablansa masunog mga master, no? Mahirap na makasunog ng tahi kung kailan patapos na yung pamasunog. So ayan, ito tapos na. So as usual, ano ko lang ito mga master, no? Ilagay ko lang sa manikin. So ito ang gagawin ko mga master, no? Sa manikin, tanggalin ko lang itong aking cellphone sa aking stand at ipapalit ko ang manikin. Ayan. Ayan siya. So ayan ang aking manikin. Kabit ko lang ang aking coat.
Wait a minute kasi medyo walang ano tayo.